Hello mga bossing! Welcome back to my channel! Kayo po ba mga bossing ko ay napakaraming mga kahilingan? At ang kahilingan nyo ito ay parang napapasin ninyo hanggang sa ngayon hindi pa natutupad. Parang nung ilang taon nyo na itong kahilingan pero hanggang ngayon hindi pa natutupad. Pero mga bossing ha, baka naman ang kahilingan nyo ay masyadong bonggay shoes. Ito pa mga bossing ko, yung mga simpleng-simpleng na natutupad ay ipagpasalamat po natin. Yung sobrang bonggay shoes mga bossing, yan po ay bonus na lamang ha. Pero yung mga dumarating sa atin na halimbawa, kayo po ay kahit papaano ay nakakain na 3 beses sa loob ng isang araw sa panahon ngayon, ay swerte na po ang dulot po niyan. Kayo po ay walang karamdaman, swerte na po ang dulot niyan. Isa sa miyembro ng pamilya, walang karamdaman or gumaling na sa karamdaman, isa na po yan sa swerte. Kayo po ay hindi napapahamak, saan man kayo tutungo, lagi kayong safe, walang nangyaring masama sa inyo, swerte na po yan. Tapos, kayo po ay, ano pa ba, malayo kayo sa mga taong toxic. Kasi marami akong mga bossing problemado ngayon sa mga ganyang sitwasyon. Ngayon po mga bossing, marami tayong pwedeng ipagpasalamat sa mahal na Panginoon. Kaya lang minsan, kaya naiisip po ninyo na hindi kayo sinuswerte kasi masyadong bonggesyos ang ating mga inaasahan na darating. Yan po ay bonus na lamang mga bossing. Ngayon po mga bossing, yung araw na ito ay Lunes, magsuot ka ng mga makukulay na damit or masasayang damit. Huwag po muna kayo magsusuot ng itim. Bukas na lamang mga bossing kasi hindi naman masama ang itim. Kaya lang, pag yung mga pagsalubong ng bagong taon, yung unang taon, unang araw ng pagpasok ng unang linggo, kagaya ng Lunes, hindi po maganda na nagsusuot ka ng malulungkot na kulay. Ngayon po mga bossing, para tuloy-tuloy ang pasok sa atin ng swerte at naniniwala ka sa mga pampaswerte, mainam na subukan nyo po itong gawin. Proven po ito mga bossing at isa rin po ito sa paborito ko na pampaswerte, lalo-lalo na tuwing Monday mga bossing. Kaya kung kayo pinaniwala, ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko ng mga iba't ibang mga pamamaraan para po tayo swertihin sa ating pong buhay. At itong a-share sa inyo, isa sa mga bonggesyos na mainam na subukan nyo po itong gawin. Basta may lubos kang paniniwala mga bossing. Kailangan 100% na paniniwala. Kailangan lamang po ninyo mga bossing ko ng suka. Yan. Ang suka po natin gagamitin mga bossing, yung mga mumurahin lamang na sa bangketa lang natin na bibili, nakalagay sa 1.5 na dilaw na dilaw. Ganon din yung asin po natin sa kariton lamang, yung sa palengke po natin, yung 10 piso, 20, 50. Yan po yung gagamitin po natin. Kasi baka po sabihin nyo, naku, mamahalin pa, kumbaga, maabala pa po tayo, kumbaga, dagdag pa sa ating mga gastusin, yung mumurahin na lamang mga bossing. Ngayon po mga bossing, magsalin kayo ng kumbaga, hahatiin nyo sa tatlo to. Ngayon po mga bossing, sa baso, sa clear na baso, suka. Pagkatapos, asin. Halimbawa, takalan nyo ng 3 kutsarang asin. Pagkatapos, lagyan nyo ito ng kapranggot na tubig. Huwag apaw ha, huwag aapaw. Yan po mga bossing ko ay ilagay nyo sa isang mangkok, sa isang platito. Naka-ano po yung baso, ito yung baso, patong nyo sa platito. Tapos, kumuha kayo ng malinis na papel. Isulat nyo dito lahat-lahat ng inyong mga kahilingan na walang gamit na sana direct to the point. Halimbawa, magkaroon ako ng sarili kong negosyo na dito na ako yayaman. Magkaroon ako ng sarili kong bahay, magkaroon ako ng sarili kong sasakyan. Malayo kami ng aking buong pamilya sa kapamakan. Ganun din, malayo kami sa lahat ng uri ng karamdaman, maging masaya ang buong pamilya. Basta, i-wish nyo na lahat-lahat ng nais ninyo. Tapos, pirmahan nyo sa gitna. Ang pinakadulo ng pirma, pataas, tagumpay po tayo. Ngayon po mga bossing, tupiin nyo ito at idip nyo po dyan sa suka, asin at tubig. Idip nyo po yan dyan. Tapos, yan pong paggawa ng mga ganyan, pagsalansan ng mga materyales po natin sa silangan po lahat. Tapos, yung pagsusulat ng ating mga wishes sa may silangan ka lagi nakaharap habang ikaw ay nagsusulat. Pagtapos, pag-dip nyo ganyan sa may silangan pa rin. Tapos, manalain ka na taimtim. Sabi nyo, sa pamamagitan ng pampaswerte ito, tuloy-tuloy ang pasok ng swerte, kailanman hindi na ako mamalasin pa. Basta, i-wish nyo na todo-todo ang lahat ng inyong kahilingan na walang gamit na sana direct to the point. Pagtapos na po kayo mag-wish, hayaan nyo siya mabilad sa sinag po ng araw hanggang alas 8. Tapos, ilagay nyo po siya sa altar po ninyo mga bossing. Isa po yan sa mga sikreto. Mapapansin nyo mga bossing, sa 10 na inyo pong winish po dyan, matutupad dyan 6, 5, or kaya. Pero hindi naman lahat mga bossing kasi
maaaring matutupad lahat po yan, time will come, hindi ka agad-agad, pero magugulat ka sa mga pinagsusulat nyo dyan, halos karamihan po dyan ay natupad, mga bossing. Kayo po, mga bossing, kayo magugulat sa mga resultan paparating po sa inyo, mga bossing, basta positive ka lamang. Huwag niyong pangungunahan na nega, lalo-lalo na ang mga bagay na hindi pa nagaganap. Kung anong iniisip natin, yun po ay magaganap. Kaya minsan, lagi kang naninise ng mga, kasi ganoon din ako dati, lagi akong naninise ng mga nakapaligid sa akin. Naku, hindi ko naman swerte kasi ganyan-ganyan. Lagi akong naninising ganyan. Ngayon po, mga bossing, negative po yan. Lalo nga hindi magiging swerte. Kailangan positive. Sabi nyo, nalilate lamang, malata-traffic, pero yan na, malapit na ang swerte. Mga ganun, mga bossing. Ngayon po, mga bossing, kung kayo po naniniwala, lumarga po kayo. Subukan niyo po ito. Papasukin ang swerte, mga bossing. Buksan ang pintuan, pasok ang swerte, lumabas ang malas. Ngayon po, mga bossing, gasa, positive ka lamang. Ngayon po, mga bossing ko, bawal magkatoyo. Kailangan masaya ka kapag ginawa niyo po ito. Bawal ka munang umaccept ng mga negatibong balita. Panay positive muna ang ating i-accept, mga bossing. Kaya ko po naniniwala, lumarga po kayo, subukan niyo po ito. Yun lang po, mga bossing. Salamat po.